Ano ang gagawin mo kung mayroon kang mga pinaglumaan? So, what's on your mind? Anong nasa isip mo o naiisip mong gawin sa mga bagay na pinaglumaan na okay pa katulad nito? So, Lucille has lots of toys. Ang iba magaganda pa. So, naisip ko na ibenta siya online. So, ano kaya mangyayari sa bintahan na to? Abangan! So yun na nga guys, ang pinakamabenta ngayon kung saan ka pwedeng magbenta ng mabilisan ay ang Facebook Market. So nagpost ako na toddler bike pickup sa Evergreen sa lugar namin kasi nga medyo maganda pa naman. So naisip ko ibenta na lang siya. So look at this, diba maganda, pwengk na pwengk pa ang kulay niya kaya pwede pang ibenta. So parang ginamit lang yan ni Lucille ng isang taon, barely used pa siya. Dito lang yan sa loob ng bahay ginagamit. Kaya tingnan nyo, malinis na malinis pa ang sasakyan ni Inday. So nga, naisip ko, pinuso siya sa marketplace. Then, after few minutes, may mga nag-message. So, yung iba, tinawaran ng bongga-bongga. Pero, dahil nga sa ako ay busy, hindi ko masyadong napapansin yung mga yaan. So yun na nga guys, normally sa Facebook, pa nagpo-post ka ng Facebook Market, may mga magtatanong. So, nakuha yung attention ko ng ito, ng ano to. Pero hindi ko binasa ng maigi. Sabi ko lang, lang kailangan ng daughter niya ng ano. Tapos, ang nakita ko lang yung sa dulo, sabi niya, kung wala na daw bang bawas na parang ganun. So, nakita ko yun. Tapos sabi ko, oh sige, pinost ko lang naman siyang 30 bucks. So sabi ko, oh sige, 20 na lang. Nandiyan, 20 na lang. Tapos sabi niya, oh daw, interesado siya. Pero lang, parang namamahalan siya sa 30 bucks. Natawa nga ako kasi murang-mura na nga yun. Pero binalikan ko yung ano niya doon, yung message niya na sinasabi niya na galing pala silang Ukraine. So parang, bigla namang naglumambot yung puso kasi ko, ha, galing pala itong Ukraine. Kaya, ito na lang ang sinabi ko sa kanya na bibigay ko na lang sa kanya kung gusto niya rin ng mga damit, ng sapatos. Sinitulat me know para makapag-sort ako. Tapos, it end up na in-offer ko itong maliit na bike na to. Yan, dilaw na yan. Kung gusto niya na gamitin ng anak niya, so ibibigay ko. So, ganun. So, ganun yung naging conversation namin. Instant lang yan, guys. So, hindi naman kami magkakilala, pero, ewan ko ba, na sabi ko naman, kung mayroon ka, eh, siguro it's good to share naman. So, eto na nga, I start packing, pati yung mga laruan na iba ni Lucille, noon pa mga damit na medyo mga okay pa, magaganda pa. So, pinako na siya, pati mga sapatos, mga damit. So, ayan, pinako na siya. So, may mga nasa box, tapos pati laruan. So, sana nga okay lang sa kanya. So, habang pinapako to, we keep chatting, nag-uusap kami. Nabasa niyo na yung mga preview. So, ibinaba ko na siya. Nilagay ko niya sa may pintuan namin. So, bike, tsaka maliit, tsaka bike na malaki.
tapos mga damit, ayan, para nakasako. Tapos eto, mayroon akong ano, naka-box dito na mga laruan, tsaka may mga sapatos sa ilalim. So yun din, isasama ko na rin siya para hindi pa naman, hindi naman siya masyadong mga luma, mga sapatos ni Lucille dati na pwede pang pakinabangan. So yun na nga guys, ayan, medyo may konting mga shoes. Kasi instant lang yung ano ko, instant lang yung pag-sort ko kasi nga that time it's Friday. Tapos syempre pagod pag Friday. So but still I make it sure na may maibibigay ako kasi daw yung asawa niya daw ay magpi-pick up, parang nakakuha na ng trabaho yung asawa niya. Pero kadarating lang sila and they're living in a shelter. Kung babalikan nyo guys yung text niya sa akin, masasabi niyo dun na nagkatrabaho na siya sa shelter. So ayun na, nasa taas na ako. Take picture, tapos dumating na yung ano niya, yung asawa niya. Baka mag-doorbell pa natin. Kasi nakita ko yung mama nung nagbukas yung asawa ko ng pinto at tutulungan niya magkakot. Bata pa, yung asawa pag ano niya, pag-open niya ng door. Kita mo? Pailawan mo muna dyan sa labas. Open niya, tapos... Hello? Are you the one who getting the door from Manila? Yeah, yes, what is this? Ano siya, taga-Ukraine. So, Ukrainian sila. So, maraming binigay mo sa tinulungan niya rin diretso. So, bear with the next video kasi madilim siya kasi nga sa labas. Alam niyo yung feeling na kahit papaano nakatulong ka. Hindi ka naman masyadong maraming extra, pero yung makatulong ka sa akin na kahit kanina sa right side. So yan, tapos ng hood, tinulungan na ng asawa ko na magkarga ng but thank you na din. So ako naniniwala ako dito sa sinasabi ni Mother Teresa na it's not how much we give, so but how much love we put into giving. So it's good to give. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. Hindi naman kami masyadong madami, kaya lang konting bagay, it's good to share. So yun lang guys, so don't forget to subscribe sa channel ko. So para lagi kang updated, i-hit nyo ang bell button dyan para laging masaya tayo. See you next vlog! Bye!